it yung compassion. Kasi yung meron ko yung upbringing. Kasi alam nyo, hindi ko... paglabas ko kasi, ang unang sinabi sa akin ng mga mami ko, ng pinsan ko, huwag mo nang panuurin yung season nyo. Talaga? Bakit? Kasi yung mga kwento-kwento, ganyan. So parang, in a way, hindi ko siya napanood. Mm-hmm. How I see them inside, ganun pa rin tingin ko sa kanila dito sa labas. Hindi siya labas. So, ano din yun, minsan maganda din na tayo mismo sa sarili natin, salain natin kung ano yung ipapasok mo. I mean, if it's not going to help, don't entertain it. Grabe, ayun din yung wisdom natin yung past episodes. Oo, media ika nga, oo. Nadadaan sa editing yung mga bagay-bagay. Para roommates. In fairness naman, achieve na achieve. Noong season 2. Pero mami, ba, sino yung mga friends mo pa? Si Gian, di ba kakapanganak lang niya recently? Yay! Yay! Si Gian. Nagkita ko si Dion. Dion, Saisi, Ati Yen, si Nel. Pero si Nel kasi nasa abroad. Ooh. Si Bodhi, si Mickey. Uh-oh. Yung mga nandito kami. Ah, si Kian! Oh, yun si Kian. Mami Bay, speaking of friends, eto na, yung mga nasa YouTube pa rin. At pinapanood pa rin until this day. Oo. Alam mo yung kapag kami bagong season ng PBB, pinapalabas siya yung ang mga may init na kaganapan sa bahay ni Kuya. Ang respect hinini-impose yan, Marie Chris. Uy, lagi. Lagi talaga. Nasa teasers, nasa mga plug ng PBB. Oo. True. Kumusta yun noong mga panahon na yun? Kasi alam ko, nag-lead up ito dahil kay Nel. Diba? Ito ba ang first interview about that? Well, it's a factor. Mm-hmm. Yeah. So, nagpatong-patong na kasi siya. Pero sa side ni Marie Chris, si Nel. Pero ang nakatrigger sa akin, si Dion. Ay, di ba friends kayo noong... Yes. That time, si Dion medyo... Paano ko ba sasabihin? That time, medyo si Dion lagi siyang napag-iinitan sa loob. Basta ang daming nang nangyayari doon. Kasi nga, sobrang dami namin. Isa kami sa season na sobrang dami. So, parang little things na papansin. Tapos... Yanni and Izzy. Kaya siguro yung moniker ko is Sassy Girl. If I feel that something is not right, I will say it right away. I will not mince. Hindi ko sinasabing aawayin ko or babalakurain ko. I'll say it in a nice way, pero I'll say it doesn't matter if we're close. Basta kung ano, kahit may ginawa ka sa akin mali, basta... sa harap ko, parang ginawan ka ng unfair na isang bagay ng mga tao. Pagsasabihan ko sila. Okay. Kasi ang pangit eh, di ba? Yanni and AC, all the time, we have to be accountable with each other. Mm-hmm. Yes. Kasi dun ka makaka-cultivate ng relationship. Paano babalik ang swerte sa'yo? Or paano babalik yung kindness sa'yo if ikaw mismo wala kang nilalabas na kindness. Okay. Mm-hmm. So, when that happened, sinabihan ko sila na sabi ko, tama na. Kasi wala naman ginagawa sa inyo. Tapos, afternoon, ayun na, sunod-sunod na. Sinasabi ko sa kanya na, tama na. Kasi... Alam mo naman na walang magandang patutunguhan eh. Oo. Sabi ko tama na. Ako, hindi ako confrontational. Si Marie Chris, medyo confrontational. Gusto niya. Pero it's not a bad thing. Gusto niya, ayusin na natin ngayon. Pero sa akin kasi, kung mataas pa yung emotion, palipasin muna natin para mapag-usapan natin ng mahinahon. So, parehas naman yung gusto namin mangyari. Magkaiba lang yung attack namin sa sitwasyon. So,
nung nagharap na kami, nagkaroon ng clash. Oh. Pero hindi talaga siya because, mainly because of Mary. Nag-add up na, naka-add up na lang siya. Oo, oh, kasi you were trying your best to contain the situation by not talking to her muna, di ba? Oo, kasi ano eh, parang nung gabi, galing kami sa party. Everybody is drinking and having fun. Eh, siya parang medyo ano na, yung parang she was asking a lot of questions. Na sinasabi ko sa kanya, Mary, please, hindi, hindi yan, hindi ganun. Sabi ko, hindi mo lang naanuhan yung pangyayari. Pero ako na mismo nagsasabi sa'yo, hindi ganyan. Na-misinterpret mo lang. So parang may nangyari pa noon yung tapos nung kumakain na kami, yung mga snide remarks. Pinabihan ko siya, ko kaya. Ito yung may nag-slice siya ng mga vegetables ata doon sa kusina. Mas binipilit ni Marie Chris. Inurot-urot ka din naman kasi ni Marie Chris. Kaya lumabas. Hindi ko din maanuhan na yung sinasabi nila na sobrang yan, yung katulad yan ay nang sinabi mo. Kasi parang feeling ko nga at the time, ano pa kaya yung pwede kong gawin para siguro na iwasan na na-evict siya. Dahil doon na nabas siya eh. Hindi naman masamang tao si Marie Chris. Sa totoo lang, sobrang mabait siya. Masarap siyang kausap. Siya yung tipo ng housemate na parang life of the party. So parang sabi ko, parang sayang naman na dahil lang sa isang nangyari, nalabas siya. Diba? Parang ako, minsan naiisip ko na nagihiya ako kasi nangyari yun, ako pa yung kaano niya. Mahirap din kasi, I mean, on national TV, yun nangyari lahat. Well, Yanni, you know, pag nandun ka kasi sa loob ng bahay, hindi mo naman maiisip, ay, mapapanood kami nito sa labas. Walang ganun yan. Mag-ready ka na. Pag may tips talaga. Tips! Hindi mo maiisip yan. It's not because the camera is not there, but because magiging na siyang part ng ng routine mo. It will become a habit na hindi mo na siya parang okay, aanggulo ko dito kasi ayan yung camera. Hindi mo may isip yan. Saka kahit magkaroon ka ng yung plan, I don't think magagawa mo yan for a very long time. Kasi 24 hours. 24/7 mo siyang gagawin. Taping nga ng teleserye yung character mo. Siguro at most 16 hours. Mahirap. And you are playing as yourself, ika nga. Hindi siya madali, pero hindi din siya mahirap. The only way na pwede kang tumagal doon is just be yourself. Tama. Pero that was really iconic kasi sa pop culture actually, hindi lang sa reality show. Kasi hanggang ngayon, it's a meme. Ginagaya ni Maris Racal. Diba? Oh. Actually, ginawa ko rin siya sa IG story. Ganun siya ka, iconic. At saka, in fairness,